Good afternoon po sa inyong lahat. Nandito po ako ngayon sa isang exclusive subdivision sa San Mateo Rizal. Sa magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po tayo para magbigay po sa inyo ng mga ibang properties o magpakita sa inyo ng mga ibang properties natin ng ating pictures. Nandito po tayo ngayon sa may San Mateo Rizal, kung saan may matitingnan tayo mga townhouses po dito sa loob ng isang subdivisions po dito sa may San Mateo. Itong lugar po na ito binabaybay po natin ng main road ng subdivisions na ito. Ang kagandahan po dito sa subdivisions na ito, dito sa may San Mateo, pag dito kayo bumili, may road tayong ginagawa po dito. Ito po ngayon yung intersection na ito. Yan po, saan itigilan natin. Good afternoon po sa inyo lahat. Nandito po ako ngayon sa isang exclusive subdivision dito po sa San Mateo Rizal, kung saan may titingnan po tayo mga townhouses po dito. Itong kinakatayuan ko po ngayon na ito, ito po yung C6 Road. Kung saan itong area na ito, ito po yung going to Batasan, San Mateo. And then, papunta pong Batasan pambansa. Pag dinire-diretso nyo po ito, ang unang makikita nyo po dito ay yung Pure Gold San Mateo sa bandang kana, kaliwa. Kapag kumana naman po kayo, yun naman po yung SM San Mateo. Yung mga properties po dito at itong subdivisions na to is a few meters away lang po mula po sa SM San Mateo and Commonwealth and Batasan pambansa po natin. And then itong naman pong location na to, ito po yung papunta po ng Timberland, kung familiar po kayo sa Timberland. And then papunta po ito ng, kapag natapos na itong CCs, papunta po ito ng Antipolo, Taytay, and then Taguig. Ito po yung magiging daan po nila dito. Halik po kayo, samahan nyo ako at puntahan na po natin kung ano po yung mga available na property po dito po. Ngayon papunta na po tayo sa isa sa mga townhouses po dito sa loob ng subdivisions na to. And then ito pong nakikita nyo ito, ito po yung clubhouse ng subdivisions na to. Meron po yung clubhouse dyan at then meron din po swimming pool. And then may mga basketball court din naman po dito sa area. Ito na po, malapit na po tayo. Ito na po mismo itong nasa kanan. Good afternoon po sa inyo lahat. Nandito na po ako ngayon sa property dito sa isang exclusive subdivision dito sa San Mateo Rizal. Isa na lang po ang available sa 6 na unit po dito na ginagawa nila o nagawa po nila. Ngayon, titingnan na lang po natin yung isang available nila dito sa subdivision na ito, sa property na ito. Halit po kayo, samahan niyo ako, i-check po natin. Ito po, sorry lang po ito. Nag-down na. Ang lot area po nito 90 square meter and then ang floor area po is 120 square meter po siya. Ito po siya, ito na lang po yung isang available nito. Pero ito po, may mga makikita pa po kayong gumagawa kasi hindi pa siya talaga fully finished. Katulad nitong gate, aayusin pa, pipinturahan pa siya. Tapos mayroon pa rin tayong mga konting mga gamit dyan sa harap ng unit na ito dito sa garahe. Ito po yung garahe nitong townhouses na ito. Yan po siya. Malawak naman po siya for one car garage. And kahit SUV, kasyang-kasya dito, kahit yung malaking kotse. Yan, ikot ko lang po kayo. Kagandahan dito sa pasad dito, ito na yung, ito yung balcony ninyo, may balcony kayo dyan. Tapos dito, meron kayong design for open space. Yan. Tapos dito, meron tayong awning windows dito sa harap ng garahe o harap ng unit. Then, ito. Ito na yung ground floor itong property na to. Nandito yung living area nyo, dining and kitchen. Kung mapapansin nyo, nilalagyan pa ng grout. Yan. Konti na lang, matatapos na po ito. Yan.
ikot ko lang po muna kayo dito sa inyong magiging living area, dining and kitchen area. Yan, dito nyo po pwedeng ilagay yung inyong LED TV. And then, maglagay kayo ng design lang dyan. Tapos, dito po yung magiging inyong dining area. Tapos, yung magiging ano nyo, couch. And then, nandito po, dito nyo po lalagay. Then, check naman po natin yung quality ng kitchen or yung design nila. Ito po yung kitchen nila. May overhead cabinet. Kuya, sa overhead cabinet, lalagyan pa ng takip yan, no? Meron pa pong takip. Oh. Meron pa po yan. Ayan. Ito po yung overhead cabinet. Ayan. Tapos, ito po yung countertop po natin. Ito po yung service nook. Breakfast nook, sorry. Isa breakfast nook. Tapos, dito po yung magiging stove. May abang na po tayo dito para sa ringswood. Tapos ito po yung sink. Ayan. Ang kagandahan nito, wala pang cabinet or takip itong dito sa cabinet natin sa ilalim. Makikita nyo kung anong klaseng finish ang ginawa nila dyan. Nilagyan naman ho nila ng tiles. Kasi doon sa iba hindi nila nilalagyan. Yan ang kagandahan naman po dito sa property nito. Ayan. Ito po yung inyong magiging kitchen. And then, i-check naman po natin yung sa labas. Ito po. Ito po yung inyong open space or dirty kitchen. And then dito po sa ground floor and then sa unit na to, kung kayo po isa may kasamang elderly, pwede po dito for elderly or for a guest room. Ito po, malaki naman po yung space ng room na to. Ayan. Tapos yung inyong magiging toilet and bath dito sa ground floor, nandito po. Ah, thank you. Ano pala may ilaw. But is ano lang to, is a powder room lang no, sir. Powder room lang po pala to. Wala siyang shower sa powder room. Sa taas meron. Okay. Ikot ko lang po muna kayo ulit dito. Ayan. Ang ganda ng ilaw niya. Ayan yung ilaw. Thank you kuya sa pagbukas. Akyat naman po tayo sa taas. Ito, kung mapapansin nyo, yung may mga stain pa yung mga ano natin. Yung mga dinadaanan natin, or yung mga pader natin, may mga stain pa. Nakipintura po kasi sila ngayon. Kaya ito po yung magiging inyong hagdanan o stairs. Ayan. Tapos ito po yung inyong master's bedroom. Pasukin naman po natin yung inyong magiging master's bedroom. Kung saan dito sa master's bedroom, una mapapansin natin dito, may sliding door siya dito. Going to inyong balcony. Check po natin. Ayan. Pag nandito kayo sa balcony, dito po ang inyong matatanaw dito. Ayan. Dito po ang inyong matatanaw, left and right. Ayan po. Ninyo. Then, dito sa master bedroom po natin,
meron tayong walk-in closet, tapos meron din tayong toilet and bath. Ito yung walk-in closet po natin. Ayan. Ikakabit pa lang po nila. Tapos ito po yung inyong toilet and bath dito sa master bedroom. Ayan. I-check po muna ulit natin. Ito po ang inyong master's bedroom. Then punta naman po tayo sa first bedroom ng townhouse na ito. Ito po yung ating first bedroom. Sa first bedroom natin, meron tayong large sliding window. Ayan po siya. Tapos meron tayo dito built-in cabinet sa gilid. Check naman po natin yung second bedroom natin. Ito po yung second bedroom natin. Ayan, ito po ang ating second bedroom. Meron po ulit siyang large window, sliding window. And then, may provision sila for aircon. Ayan, may provision sila for aircon. Then, dito naman po yung built-in cabinet po ninyo. And then, i-check naman po natin yung common toilet and bathroom for the first and second bedroom. Ito po siya. Ngayon, nililinis po yung common toilet and bath for the first and second bedroom. Nalok naman siya. And then, dito, naka-full tiles na din po siya. Dito po sa second floor, meron po tayo master bedroom with balcony, walk-in closet, and toilet and bath. And then, sa first and second bedroom natin, meron tayong common toilet and bath. Lahat naman na po may nakaabang na provision for aircon. Yan po. Tapos dito naman po sa ating ground floor, ito po yung ating kitchen ulit. Tapos meron po tayong per elderly or guest room. Yan. And lagi naman po na meron tayo nitong dirty kitchen and then open space. Tapos ito po yung toilet natin dito. Yan po siya. Ang ganda naman ng combination ng color ng toilet nila. Lilipatan mo na lang talaga. Sa ngayon, nililinis na lang po nila. Tapos ito naman po yung inyong magiging living area and then dining. Yan. Kung mapapansin mo, napaka-elegant ng mga ilaw nila. Tapos, ang ganda ng pagkakagawa ng drop ceiling. Hindi tinipid yung materialis dito sa kayong quality, kaya mabilis pa lang nabili. Tapos ito po yung magiging harap ng inyong pasad or harap ng unit. Meron po siyang mga awning windows po dyan. Then paglabas natin, ito na po yung garahe. Kung mapapansin nyo, mayroon pa rin po tayong available unit dito sa kabila. Pwede ko rin pong ipakita yan pag nagpa-schedule po kayo ng site viewing. Then, ito po yung tinitingnan natin ngayon. At dito po, sa anim na unit na to, isa na lang po ang available.
Yung na doon po sa pangalawa sa dulo, yun na lang po ang available natin. Again, ito pong location na to, napakalapit lang po nito sa Quezon City, lalo na po sa may Batas, ang Pambansa and Commonwealth. Ilang minuto lang po na doon na po kayo. Kasi ngayon, malapit nang matapos ang C6, konti na lang po. Kaya sure ako hindi kayo matatraffic dito pag palabas kayo ng San Mateo, pagpapunta kayo ng Batasan. Maraming salamat po at magandang hapon. If you like this video po, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button for notification. Ito po yung number ko. Kung gusto niyo po itong property na to, nag-iisa na lang po ito, pwede niyo po akong tawagan or i-text para mapa-schedule po ng site viewing para makita po ninyo ng personal. And then, kung magustuhan nyo, may pangalan na po natin sa inyong property. Again, this is Edelbert Halos, helping you find the home that's meant for you.